Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. Sabay-sabay po, let it go. And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance of joy of faith, that your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming to you again. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita. Pag-aaralan namin at kukuha kami ng lesson, Panginoon, sa aming buhay, sa aming ministry. Sa, especially sa mga batang ito, Lord, we pray na sila yung papatuloy sa inyo, Panginoon. Mabuting gawa ay walang katapusan, Panginoon. Minsan, nahahadlangan ng iba dahil sa panghihina, sa pananampalataya. But we pray na ang inyong mga lingkod, Lord, kayo pong mga anak, Panginoon, ay magpapatuloy dahil ito pong makabuti sa amin. Makikita namin mamaya, maintindihan namin, Lord, na ito po'y masaya din at kayo nasisiyahan at kami din po'y masisiyahan in the end. So we pray na kayo mag pala ng mensahe ngayong umaga ay malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga kapo na po, ang title po nito is Abide and Continue. Sa Tagalog, manahan at magpatuloy. Okay? Ganun yung kanta natin kanina. Intindihan nyo ba yun? He abides. Kaso this time, pag-usapan natin, tayo. Tayo mga Kristiyano. So, sabi sa akin ni nanay, batiin ko daw yung mga naka 1-year anniversary. Aso wala si Chelsea, sayang. Meron dito si Justin, si... Sino na ako isang taon na dito? Yan, si... Pamela, si... Lian. Salamat, nagpapatuloy. Amen? Amen. Si... si... nabaptized. Oo nga. Ngayon nga, binabalik tanawang ko rin eh. Dapat ma-compile ko rin yun eh. Pero kalat-kalat yun. Pero lahat yun nasa computer. Okay. Dapat lalagay rin natin dyan ay na. Pero yan nga. Nautuwa ko na Pamela kasi nga sumasama na sila ng soul winning. Nalian. Sabi nga ni nanay. Sobrang tuwa niya. Gusto niyang bigyan ng sandals eh. Sabi ko, dali lang. Pero okay din yun kasi alaga ni nanay yan eh. Kaya yung iba sa atin, ganun din sana ito. Mga sina Oping, sina wala si Oping eh. Kaya ang gisingin eh. Sina Nadine, sina... Celine pala. Naka... Kailan ka na-baptize ng February ba? Ayan, naalala ko. Dalawa kayo na, hindi sa taas, diba? O na, sila yung nauna, hindi sina ano. Swimming pool, sina Celine. Saka si Bing. Sila yung nauna, di ba? February, naalala ko, may pera tayo nun. Hindi, kinedit card ko lang pala yun. Yung swimming pool. Naka ano yan eh. Sale. Magpatuloy sana tayo, amen? So wala natin tayong yung pag-usapan natin ngayon, pero wala tayong ibang pupuntahan. Saan ka pupunta? May mas mabuti pa ba sa kalooban ng Diyos? Iba nag-iimbento ng gano'n. Ano yan? Napa. Nauna ako na yung sarili ko eh. Anyway. Title nito, Abide and Continue. Subtitle, We Belong to the Church of the Lord as His Children. Saan ka belong? Diba may mga ganito na preaching dati kasi may mga bago nga eh. Kaya, okay lang ha. Ulit. Yung mga luma dito. Para nag-asawa na kayo. Bigyan ko lang ng konting twist. Okay. So, ngayon, sinong pinanganak dito? Wait muna, wala. Lahat tayo pinanganak, di ba? Ngayon tayo pinanggalingan. Saan ka nang galing? Ate ni... Nita tuloy. Ate... Ningning. Saan ka pinanganak, Nay? Bicol. Bicol, yun pala. Si Daddy, saka... Saan ka, Nay? Daddy, saka Panginuso. Naga. Yan, Nay? Bicol. Saan po sa Bicol? Catanduanes. Saan ba yun? Mas ganun pa. Island. DM, sa pinanganak? Sa bahay lang sa? Dito na? Okay, ako sa Quezon City. Kayo, saan kayo pinanganak? Saan doon? Saan naman kayo nakatira nung bad? Nung sila? Doon pa kayo dati? Hindi, saan kayo nakatira doon? Broadway. Ikaw ba, saan kayo pinanganak? Sa...
Ah, pero late ka, di ba? Ah, okay. Dito ka na pinanganak. Si Ma'am Joan? San Juan. San Juan. So, karamihan dito. Dito na. Ako, QC. Si Stephen sa Marikina. Si Peter sa Masinag. Si Polo, ito sa lahat ng Marikina na. Kabad, sa mga pinanganak. Sa inyo na. Talban. So, lahat tayo may pinagmulan, di ba? At madalas, pag tayo pinanganak doon, doon tayo belong. Okay? Birthplace. Saan kayo ngayon? Yung iba naman, katulad ka tinatanong ko si Brad, kasi alam ko sa Leyte siya, pero di ba siya lumaki doon. So, minsan naman, pinanganak ka doon sa isang lugar, pero di ka na doon lumaki, di ba? Pero madalas, saan kayo lumaki? Kung saan kayo pinanganak? Madalas. Okay? So, kung saan kayo belong, special sa inyo yun, di ba? Nung minsan napunta ako sa school namin, bata pa kasi doon ako, naalala ko pa yung aking childhood. Diba? Kahit sa bahay namin, naalala ko yun, tinatayo pa lang yun eh. Alala ko yun eh, naglalaro kami doon, no? Meron pa kami yung costume nun, Spider-Man, tsaka Superman. Inaalala ko doon eh. So masaya yung kinalakihan mo, di ba? Hindi mo gustong palipat-lipat. Di ba? Well, minsan, sa religion, kami, Catholic kami pinanganak, eh, hindi naman pala yung tama. Umalis kami, okay lang yun. Minsan, ganun din sa place nyo. Medyo, hindi na kayo para doon. Alala ko tuloy si Maros tuloy, no? Palipat-lipat eh. Pero, dyan siya ngayon, di ba? Hindi na katin. Anong gusto? Kumustahin nyo rin. So, ang hirap ng palipat-lipat, lalo na ng church. Diba? Ano ba talaga tama? Si Kristo tao, si Kristo Diyos. Ang hirap ng pag yung magulang nyo, stable, yung winiwin natin dyan sa arm pack. Asawa niya, iglesia, tapos siya, parang floating siya, parang saan-saan, born again. Ang hirap nun. So, lalo yung mga bata, malilito. Kaya ang title ng, dito ngayon, Abide and Continue, dapat, belong ka sa church. Pag ikaw ay anak ng Diyos, di ba? Aalis ka pa ba doon? Eh, basta, paano pag matanda na ako? Still, belong ka dapat sa church. Di ba? Meron kang home church. Kung sakaling mag-abroad ka na ako, nasuggest ko, hindi naman kailangan yan. Pero kailangan talaga, meron ka pa rin home church, di ba? At kahit doon, maganda may inaatinan ka. Kung sakaling mag-abroad kayo or something. Okay, kung lumipat kayo ng talagang place, magganap kayo ng maayos na Baptist Church. Na maayos na church. Pero, for the rest of us, na kontento na tayo sa isang place lang, di ba? Maganda. Ang lungkot naman na dating ang kasama sa soul winning, sa church, lahat ng kasiyahan, special salita ng Diyos, nag-aaral tayo sama-sama, tapos biglang, wala ka na. Di ba? Anong pinagpalit mo sa church? So, pag-aaral natin ngayong umaga, yung abide and continue nga, we need to abide and continue. Kailangan tayo pag sinabing abide, yan ay, sabi na tinanong kayo kanina kung saan kayo pinanganak, pag sinabing abide is parang abode, parang saan ka na nainirahan. Diba? Saan ka madalas makita? Diba? Siyempre, madalas sa bahay mo, malamang. Doon ka kayo, doon ka matulog. Eh, lalo ngayon, homework from home kami, diba? Si pastor nasaan? Malamang, nasa bahay. Diba? Madalas. Soul winning lang. Dito tayo, pag nag-grocery, doon lang ako nakakalis eh. So, pag sinabi mag-abide ka sa Panginoon ngayon, sabi doon sa ating text, di ba? Nasabi doon sa ating text, having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all. So, actually, ang context nito, si Paul. Si Paul ay gusto ng mamatay. Hindi. Pero parang ganun sinasabi niya eh. Pag binasa niyo kanina, kasi ang kukulit ng mga member. Hindi naman. Kasi nga, ang dami ng pinanggalingan ni Paul. Eh, nagulpi na siya. Siguro, ang hina na ng katawan niya. Naglilingkod siya ng taon, dekada na sa Panginoon. Minsan, gusto mo nang mamatay pag ganun eh. Alam niyo ba yun? Hindi niyo pa alam yun kasi bata pa kayo eh. Pero iba minsan, magpagod na yung katawan mo. Alam mo, sa langit ka naman eh. Gusto mo na lang, di ba, mauna. Kaya ang context dito, si Paul to. Naggusto niyang manatili at magpatuloy kasama ng mga kapatid. So kaya sana yung ganun yung attitude natin. Pero ngayon, ngayong umaga,
i-apply natin ito sa sarili natin. Amen? So, sana parang kay Paul tayo na kahit pagod na siya, tagal niya ng lingkod sa Diyos, sana tayo, ang attitude natin sa church, gusto natin matatili, hindi yung, parang si Justin, gusto ko na maging dalaga na ako para mag-asawa na ako, tapos alis na ako sa church. May mga ganun eh. At hindi na ako ipigilan ni tatay, si Jamie pala, ganun pala iniisip, no? Marami lang, no? Sana hindi. Amen? Yeah, applicable sa mga anak ng Kristiyano. Pero sa mga iba naman, lalo na. Kunwari, magulang nyo, wala naman dito. Ibig sabihin, mas matindi yung conviction nyo na tama, andito kayo, di ba? Kasi kahit wala yung magulang nyo, dito kayo. O sana naman, maintindihan natin na we belong to the church. As mga bilang mga anak ng Diyos, hindi lang tayo basta nag-aaral, tapos uwi na. Sa umpisa, ganun yan. Pero later, yun nga, nakatutuwa ako, iba sumasama soul winning, kahit silent partner lang, diba, nakikita nila, nagpa-pray sila doon, kahit papano, na-encourage siguro si Brother Roding, kasi nakita, ang dami natin eh. Basta hindi ko may mapapapasok, okay lang, at least nakita namin ikaw. Sabi ko, panalangin namin, makapag-church din kayo. Sabi ko, busy ka. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman tayo yaman sa, huwag tayo lang, alam nyo ba yun? Makaraos lang, okay yun. Pero may time tayo sa Diyos, amen? Amen? May time tayo sa church, may time sa laba, may time sa church, may time sa module, may time sa Panginoon, sa pagbabasa, pag-memorize, may time tayo sa academics. Diba? May time tayo sa kapatiran, may time tayo sa asawa natin, ganun. Sa mga anak natin, tsaka sa mga hindi natin ala, anak. Diba? Si nanay, ganun. Dami niyang anak eh. Galang, ba't nakapagtsagaan kayo eh? Kasi nga, ganun yun, ministry, pinagtsatsagaan yung mga bata. And then, kaya pag-aaral natin ngayong umaga, mabilis lang po ito. Kasi, actually, nagtatalo yung utak ko. Gusto ko sana mag-preach about the sodomites. Kasi nakakabad yung pag nakita ko sa Facebook. Kaysa may kinasal na lalaki at lalaki. Nakabuisit eh. Kaya, ano yung kailangan ng church? Kaya, naisip ko itong mga... Parang tribute sa inyo to, sa mga naka-one year. Amen? Amen. Naka-one year na rin lang kayo, ilang taon nyo gustong tumagal sa church, Justin? Mga ilang taon pa? Ha? Hindi sumasagot to. Si, ito, bagong baptize, si Juliana. Hanggang kailan mo gustong tumagal sa church? O pag may pag-asawa ka na, alis ka na ba? Pag may anak ka na, alis ka na sa church? Kailan ka alis sa church? Pagpatay. Ayun. Huwag muna. Pero darating tayo doon, di ba? Pero maganda yan, pag namatay ka na sa church, itong sabihin ko sa inyo, sa, may lesson si pastor dyan, eh, yung kay Abel, lalo si Abel. Sinong pumatay kay Cain? Ha? Sinong pumatay kay Cain? Okay, si Abel ang inatay ni Cain, okay? So sabi ng Panginoon kay Cain, si Abel patay na, nagsasalita pa. Paano nangyari? Ibig sabihin, yung mga action niya, yung ginawa niya, ang katuwiran, nung siya'y nabubuhay, yun ang nagsasalita. So kaya kami, may mga namatay na pasto, may mga matay na lingkod ng Diyos, yan, yung mga nakikita natin dito, si David, malapit na mamatay sa binabasa natin. Pero pinag-uusapan pa rin natin si David, di ba? Si Moses, sikat na sikat pa rin. Katapatan ni Abraham, pananampalatayan sa Diyos, pinag-uusapan pa rin natin kasi kahit matay na sila, sila ay forever nabubuhay dahil sa scripture. Bukod na nasa langit sila, pinag-uusapan pa natin sila. So, sana ganun din tayo. Masumpungan tayong tapat, hindi tayo alis sa church ng walang kabwenta-kwentang bagay. Eh, malayo na yung ano eh. Yun nga, maghanap ka ng kayang panalangin natin. Dito San Mateo lang, daming baptist dito. Okay? Mamimili ka na lang ano yung pinakamaganda para sa iyo sa panahon na yon. Okay? At kung saan ka rin dinala ng Panginoon. Ngayon, yung specially kayo, mga natanim na kayo dito, di ba? Lilipat pa ba kayo dahil lang anong dahilan? Sana, hindi. Okay, kasi nga, naalala ko lang din yung isa mga, naalala yung Psalms 1, para daw tayong isang halaman. Pag ikaw ay pinagpala ng Diyos, tinanim ka dyan, lilipat ka pa ba ng ibang lagaw? Pwede, pero madalang sa hindi, di ba? Kasi maganda, hindi binubunot-bunot yung
ugat mo, tapos tatanim ka na naman. Eh, okay ka naman doon. Ba't ka kailangan lumipat? Ganun din sa church. Diba? Eh, gusto ko, pastor, ako yung choir director. May choir director na dyan. Pwede ka tumulong. Eh, kung soul winner ka, wala kang, ano eh, wala ka namang hindi paglalagyan. Kailangan ka lagi sa church. So, ganun natin yung mensahe ngayong umaga. Okay, again, ang abay, dahil naninirahan, nanatili, continue, magpatuloy. Si Pamela, kailan kayo alis ng church? Parang negative yung tanong eh. Hindi mo pa alam. Sana hindi na, di ba? Yun ang ideal. So, si Daddy nata, nag-iisip din siya kasi parang lilipat eh, no? Pray natin na hindi na. Kung ano yung makakabuti sa inyo, di ba? Ganun lang naman eh. Si Pastor, ganun tayo. Hindi naman kayo pipigilan kung kayo, saan kayo mapapabuti, di ba? Kaya iniwala ko, kahit nasaan ka, pwede kang pagpalain na Diyos. Kasi iba, kailangan kong mag-abroad para pagpalain. Hindi naman. Diba? Doon ka pa mga COVID. Diba? So anyway, so yun natin tema, no? So, may apat na points tayo ngayong umaga. Sana matapos natin. Tapusin natin. Bakit tayo kailangan mag-abide at magpatuloy? Magkasama yan eh. Hindi ka pwede magpatuloy nang hindi ka naman nag-abide. Ibig sabihin, magpapatuloy ako sa Panginoon pero palipat-libad ako ng church. Mahirap yun kasi parang halaman nga, mahihirapan ka, di ba? At paano mo practice yung mga dati mo practice? Maganda. Minsan kasi iba lumilipat ng church, may ginawang pagkakamali doon sa church. Gagawin nila, lilipat sila ng church. Kung sober yung pagkakamali mo, okay na rin yun. Pero minsan, di mo kailangan mahiya. Nagkamali ka dyan, dyan ka tumayo. Pwede naman yun eh. Makita mo kung paano ka makakatayo at tutulungan ng church. Amen? Di mo kailangan lumipat. Masaya yung andyan yung mga saya, yung lungkot, dyan ka na lumaki, di ba? Kaya ibang pamilya, ganun. Pag matiba yung pamilya, maganda yung ganun eh. Naalala niyo, minsan yun yung dahilan mismo para hindi ka lumayo at lalo kayong magmahalan, di ba? So, ganun din sa church. So, bakit tayo manatili at magpatuloy? Bibigyan ka tayo ng apat na points. Number one, napansin nyo, napansin ko dito sa chapter na to, tatlong beses sinabi yung confidence. So, kabisado natin yung 1-6, di ba? Naalala nyo pa yung 1-6? Being confident of this very thing, that he which began a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. So si Paul ay, again, gusto niya mamatay kasi nga, ang dami niya napagdaanan. Pero confident siya sa ginagawa niya. Gusto niyo ba yung confident? O gusto niyo, hindi niyo alam na lagi gagawin niyo? Diba? Number one, dahil kailangan mag-abide at mag-continue para maging confident ka. And be confirmed. Yung isang confi na nakita ko dito, yung confirm. Medyo may kinalaman pala yung confidence sa confirm. Medyo lang. Okay? Pag sinabing confirm, sigurado. Pag sinabing confidence, sigurado din. Di ba? May confidence ka, may kumpiyansa ka. So, ang hirap sa mga hindi nag-aabay, hindi nagpapatuloy, minsan, kahit sa pagsakumpanya din, ganyan eh. Hindi mo alam ang future mo, di ba? Masabihin mo, alam ko na lahat ng kailangan ko malaman dito sa kumpanya na to, tapos lilipat na naman ako, mag-umpisa na naman ako, di ba? Ganun din sa mga relationship, ang hirap niyan, di ba? Gusto mo ba, mag-asawa ka ng 5 taon, tapos mag-asawa ka ng panibago? Bukod sa hindi maganda yon, mag-umpisa ka na naman, di ba? So, ganun sa trabaho, ganun sa pamilya, ganun sa maraming bagay, amen? Lalo sa church. So, nasanay ka na ng may confidence ka na kasi alam mo na yung kalakaran, di ba? Kuna sa church. So, lilipat ka bigla, ang hirap no, makikisama ka na naman, di ba? So, tapos baka iba pa yung rules dito ng pastor, iba yung rules ng pastor dito. Ngayon, again, for sa mga kadahilanan hindi maiwasan, okay lang yun. Pero, mas maganda yung, ano, di ba? Mas confident ka kung alam mo na, nasanay ka na sa church, for example. Di ba? Anong gagawin mo pag iba yung turo dito, tapos ito yung nangyayari naman sa iba, nag-iba yung pastor. Nangyayari yun kasi lalo yung mga ibang churches dyan. Yung pastor sa kanila parang trabaho lang.
So gagawin, pag hindi na gusto yung pastor, aalis yung pastor, papalitan nila yung iba. Sino magtuturo doon? Di iba na naman. E iba yung nagpapatakbo pala, hindi yung pastor. Paano yun? Ang hirap, di ba? Kaya tayo yung church natin, kung hindi nyo pa alam, yung tayo, sa atin, independent tayo. Si pastor ang pastor dito hanggang mamatay. Or mag-quit. Okay, syempre, hindi tayo mag-quit. Pero, ganun tayo. Kung sawa na kayo sa mukha ko, wag naman, okay? Gusto niya, magbabago ako ng gupit or something. So, wala, ganun tayo mga independent Baptist. Kasi yun ang tama, di ba? May personality yung church, pero madalas hindi talaga, hindi manilalayo yan sa pastor. Kung ganito yung pamamalakad, ganito yung mangyayari sa church, kasi ganun ang pamalakad ng pastor. Amen? Pero, ang dami ng contribution ng mga member. Kaya lang sinasabi ko minsan, medyo advanced na to yung mga bata. Kaya si pastor, yung tinuturo dito, yung pinaka, kaninang Sunday school, wala yung iba eh. Pinupush na natin din sa pinaka maganda, pinaka pure, na kaya natin. Parang ibang member kasi, iba dyan, hindi susunod dyan eh. So at least, pag nalaglag sila, medyo dito lang, hindi dito, di ba? Ang layo, kasi yung standard ni pastor, dito sa gitna, or dito lang, minsan dito lang. May mga ganong pastor, ang iniisip nila, mas maraming member, kaya gusto nila mapilis lahat. So mali yun, mahihirapan ka bandang muli doon, magtataka kasi ang dami mo palang compromise, andito ka lang, sa alip na andito ka. Amen, naintindihan nyo ba yun? Yung mga wala kanina, hindi naintindihan yun. So yun po, so number one, we have confidence. And para din ma-confirm tayo, basahin natin yung kanina sa verse. Anyway, dito sa 6, di ba, being confident in everything. Ng Panginoon na unang pinanampalataya na yan, dati pa yun, alam niya at confident siya na gagawin ng Diyos yun. Ngayon, kung palipat-lipat ka ng Diyos, iba-iba yung doktrina. Iba, Calvinist pa. Diba? Basta ang Diyos ang gagawa sa'yo, eh, parang hindi nangyayari. Ang hirap nun, okay? So, hindi ka magiging confident. Dito sa verse 14, nabanggit na naman niya, sabi dyan, and many of the brethren in the Lord waxing confident by my bond. So, nangyari kasi dito, si Paul ay na, kung sinabing bond ay nakulong or natali. Okay? Pero obviously, nakulong. So, pag nakulong yung leader nyo, tatapang ba kayo o hindi? Madalas ay hindi. Di ba? So, parang, ay, talo na tayo. Natalo tayo. Nakulong yung ating, ano. Kaya yung mga, naalala ko tuloy si Bonifacio. Si Bonifacio, tsaka yung mga leader natin. Nung na-capture yung presidente, tapos na ang gera. Di ba? Ganun yan, eh. Madalas. Hindi lagi. Pero nangyari dito, nung si Paul ay na, baliktad to eh. Nung siya ay nakulong, sabi dito, yung mga kapatiran daw, lalo siyang nagiging confident in my bonds. Kahit si Paul ay nakulong at nabihag, eh bakit naman yung mga kapatid, lalo silang naging bold? Ibig sabihin, sila yung naging matapang lalo. Ba't ganon? Kasi nga, I believe, ano, yung mga the same na kapatid, kilala nila si Paul, at si Paul ay walang ginawang masama, at walang dahilan, para natapos na tayo sa Acts, di ba? Binalanggo siya, wala naman siyang ginawang kasalanan. So, ibig sabihin nito, ang nangyayari, lalong lumalakas yung mensahe niya. Medyo mag-segue ulit ako, ha? Alam niyo ba yung mga namamartir? Alam niyo ba yan? Minsan ngayon, nasa panahon natin, lalo sumisikat yan. Hindi na uso ngayon yung pinapatay. Kasi pag ikaw ay kukilalang kritiko, for example, ng gobyerno or something, di ba? Kaya pastor ka, kunwari, nag-preach ka, tapos pinatay ka, ano mangyari sa'yo? Wala na yung mensahe mo, ganun na ba yun? Ngayon, baliktad na. Magiging martyr ka na, tapos yung mga tao, ba't kaya siya pinatay? Di ba? Mag-iisip yung mga yan. Yung pala, lalong, kasi yung mensahe mo, kaya ka pinatay kasi, may katotohanan. Ganun yan eh. So, ganun din si Paul. Nung siya ay kinulong na wala naman dahilan para siya ay kulong, yung mga kapatid ngayon, dahil una, nagpatuloy sila, nag-abide sila, alam nila yung aral ni Paul. Walang mali doon. Tapos kinulong pa. So, nangyari, lalo silang naging bold. Okay? So, banggitin na sa 20, ganun din yan, sabi dito. But that with all boldness as always, so now also Christ shall be magnified in my body. So sabi ni Paul dito, mamatay man ako, gulpiin man ako, sa halip na ako naman ay matakot, magkakaroon lalo ako ng boldness. Ganun tayo dapat, amen? Yung iba, konting ano lang,
Walang church, walang church ha. O, sige po, sige po. Online na lang kami. Ay, mask daw, mask. Sige, mag-preach ako, nakamask. Alam niyo, may nag-preach ng nakamask? Hindi ko. Unang, hirap mong pakinggan. Pangalawa, hindi ko na makita yung expression mo. Di ba? Mayroon ganun. Sobrang takot sa ano man yan. Pero dito, hindi sila takot. Sila ay may boldness, baliktad. Amen? At sabi sa 28, lagi may kalaban ang lingkod ng Diyos eh. Kaya sabi niya, and nothing terrified. Hindi siya takot. Kabaliktaran ng boldness yan, di ba? Yung terrified. Tinakot ka lang. Huwag ka na mag-church. O, sige po. Teka, ano ba yung tamang gawin ko? Pinipigilan nila akong gawin yung tama. Anong gagawin ko? Lalo ako magiging matapang. Nagawin yung tama kasi ibig sabihin itong mga to, yung sabi dito, by your adversaries, yung mga kalaban nyo, which is to them an evident token of perdition. Kaya galit sa'yo yan kasi mga unsaved yan, di lang unsaved, mga anak ng demonyo yan. Intindihan nyo ba yun? So gagawin nyo ba yung gusto ng anak ng demonyo na gawin nyo? Ay, hindi ko gagawin yun. Eh, paano kung tinatakot ka na? Lalo kang matakot na gawin yung gusto nilang gawin sa inyo. Gagawin mo. Intindihan nyo ba yun? So, kasi pag may, yung anak ng demonyo at yung demonyo mismo may gustong ipagawa sa'yo, siguradong masama yun, di ba? At sa case natin, na hindi ka magpatuloy sa church, matakot ka na sa virus, matakot ka sa kung sinong anak ng demonyo dyan, mga bakla. Ay, huwag kang mag-upay sa mga bakla, ha? Bakit? Gusto mo maging bakla rin mga anak mo? Di ba? Siyempre, mag-upay tayo against dyan. Kasi pag hindi na, eh, binibrainwash siya tayo dyan, okay lang to. Male, female, and one yun. Di ba? Pag naniwala ibang tao dyan, yung, ay, mamimili muna ako. Ano ba ako, lalaki, babae? O hindi. Di ba? So, masama yun. Kaya mag-preach tayo against them. O, hindi tayo matatakot. Amen? Amen. Yung gusto lumabas, lumabas na. Hindi nakakatawa. Mabakla ba kayo? Ba't kinatawa? Ha? Sinong pro-gay dito? Hindi kayo welcome. Okay. So, number one, ba't tayo kailangan mag-abide, magpatuloy para magkaroon tayo ng confidence, kabaliktaran ng confidence, yung takot. Okay? Ang synonym ng confidence, magiging bold, magpapatuloy, stability. Yan ang ano niyan. Katandem niyan. And then, ito, sa 18. Talon-talon tayo. You know, what then, notwithstanding every way, whether in pretense or in truth, Christ is preached. So, yung kanina binasa nyo, sabi dito, yung iba nag-preach, joke lang. Kasi naiingit sila, may Bible kayon, kapangyarihan ng Bible, kami rin. Diba? Ganyan yan eh. Nag-usapan natin mga... So, anong gagawin ni Paul? Sabi ni Paul, actually, nautuwa na rin siya dun eh. Kasi, ang Diyos naman na magre-reward at mag-apani sa kanila. Pero, ang gusto, ang maganda dito, yung iba, at least yung iba, nagiging matapang, mag-refresh ng katotohanan. Yun ang gusto natin. So, hindi mo magagawa yan kung hindi ka mag-abide, hindi ka magpapatuloy. Yung ibang mga pinipis natin dito, medyo malalim eh. Hindi mo agad isang pasada, dalawang linggo, tatlong linggo, makukuha mo na lahat. Hindi, kaya kailangan mo magpatuloy, kailangan mong makinig yan ng makinig, paulit-ulit, paulit-ulit. Yun ang minsan paraan talaga, walang iba eh. Especially kayo mga bata, iba sa inyo, hindi pa makapag-focus. So, kailangan nyo lagi makinig yung katotohanan, pinipreach. Para paglabas mo doon, may narinig ka doon propaganda ng mga bakla, for example ulit, di ba? Eh, okay lang daw pala yun. Hindi, pero si pastor yan, mali daw yun. Ha? Binasa pa sa Bible, eh. Galit ang Diyos dyan. Eh. So, hindi ka na basta-basta maluloko, amen? Magkakaroon ka ng confidence sa ulit pa ulit-ulit na narinig mo yung katotohanan. So, yun number one. Number two. Diba? Gusto nyo to. Tama ba mag-alas 11 na? Ano nangyari? Lumipad. Okay. Verse 9. Bakit dapat tayo mag-abide? Ano yung mga positive dito? Sabi nito, and this I pray that your love may abound. Ito yung sinasabi ni Paul sa mga kapatid.
Yet the more and more in knowledge in all judgment. So hindi lang basta pagmamahal, ha? Pagmamahal sa isa't isa, pero dahil naintindihan mo yung kapatid ko, kailangan kong mahalin kasi hindi basta-basta to. Kunwari, for example, itong mga Tagalogundi, eh, baka hindi kayo nag-fellowship, dapat magkakasama rin kayo, pagkainan, hindi yung, ah, tayo, mas magaling yung mga baybay sapa kaysa Lagundi. Walang ganun, ha? So, dahil pag naintindihan mo, kapatid din pala to, kahit sa pananggaling to, amen? Mamahalin mo yan. Amen? Ngayon, mangyayari ba yun kung di ka nag-abide sa church? Hindi mo nga kilala yung iba, ano, Catholic, Iglesia, CCF. Hindi mo kilala yung kapatid. Pag-pray po natin si Jackie tsaka si Rachel para payagan sila. Sino yun? Hindi mo kilala kasi hindi ka naman nakikita sa church madalas. Tatawa pa ako sa amin dati. Eh, yung iba doon, di active. Sabi, eh, hindi nyo nung kami sinasabi, hindi naman alam namin may programa pala. Hindi ka umaatin eh. Paano malalaman? Sinisip pa yung iba. Ibig sabihin, na kailangan may newsletter pa ba tayo dyan? Sa bagay ngayon, madali na, sa chat na lang eh, di ba? Pero still, hindi mo totoong mamahalin yung kapatid mo kung hindi mo siya kilala. Hindi mo siya kilala kasi bago ka ng bago, kasi bago ka ng bago, kasi palipat-lipat ka. Yan ang problema niyo sa mga yan. Iba nga talaga, wala eh. Ang dami, ito gusto ko sabihin ha, marami sa Bible, hindi mo kayang i-practice pag wala ka sa church. Alam niyo ba yun? Kaya hindi biblical yung Catholic, yung iglesia, yung pinapakalaking church, hindi sila magkakilala. Hindi biblical yun, amen? O sinabing hindi biblical, hindi yung totoo. Joke time yun. Yung programa nila, yung samahan nila, wala yun sa Bible. Yung sabihin, hindi tama yun. Hindi pwede kung totoong church yan. Patulad na sa atin, di ba? Isa-isa yan, nadadala dito. So, sina Pamela, isang taon na sila. Tapos, madadagdag sina Nadine, sina Salim, sina itong mga Tagalagundi, na DM, ganyan. Ganyan, isa-isa yan eh. Tapos, pag nabaptize yan, amen! Tuwan-tuwa yung kapatid, di ba? Kilala nila yun. Ganun ang tunay na church. Hindi yung, hindi mo kilala kasi Catholic, magkakapit kami pa yan, no? Alam mo, spiritualist. Ah, man. Napaka-plastikan yung mga yun, amen? Hindi mo sila kayang mahalin kung hindi ka member. Yun lang gusto na sabihin. Kaya pag sinabi natin, you abide, you continue sa church, sa kalooban ng Diyos kasi, para mag-abound yung pag-ibig mo sa isa't isa. At hindi, again, hindi mangyayari kung palipat-lipat ka ng church. Magiging plastic ka katulad ng mga Catholic, ng mga iglesia ni Manalo, ng mga iglesia ni Batman, saksi ni Robin. Di ba? Kasi hindi naman, yung membership sa kanila, joke, CCF, ganun din yan eh. Amen? So, bilisan na natin. Una, magkaroon ka ng confidence, manatili ka. Matutunan mo yung dapat matutunan. Tinetest mo rin yung iba dito. Hindi totoong kapatid eh. Mawawala rin yan. Huwag kayong mag-alala. Kaya dapat, tingnan nyo rin yung sarili nyo, tsaka yung ibang tao. Magkakaroon ka ng confidence pag alam mo talaga, lumaki ka na sa church na yan, maayos na church to. Kasi nanatili ka eh. Amen? Ngayon, kung talagang sobrang maling-maling doktrina, umalis ka na dun. Diba? Anyway, pangalawa, para yung love, yung pag-ibig mo sa Panginoon, tsaka sa kapatid, ay mag-abound. Ibig sabihin, umapaw, manatili ka rin. Amen? Pangatlo, para ano yung ba tayo kailangan manatili? Sabi dito sa verse 10, that ye may approve things that are excellent, that ye may be sincere and without offense till the day of Christ. Pag sinabing without offense, parang wala nang kasalanan eh. Parang, okay? Pero hindi yan ang, obviously, walang perfect. Pero gusto kong bigyan pansin, number 3 natin, that ye may approve things that are excellent. Kasi mag-excel ka. Amen? Amen. Una, magkaroon ka ng confident. Pangalawa, yung iyong pag-ibig ay umapaw. Pangalawa, pangatlo, mag-excel ka. Pag sinabing excel, ito yung mga galing, di ba? Paano kang gagaling? Again, wala kang confidence. Wala yung pag-ibig na dapat andyan. Paano kang gagaling? 10 taong ka na sa church, di ka pa mag-soul winning, for example. Di ba? O sumasablay ka pa, kung may bisita tayo dito, yung iba ginagawa, ganyan, tatanungin. Di ba? Ganun yung ginagawa ng iba, pag may bisita ka dyan. Ligtas ka ba? Ilang taong ka na sa church? Paano ka naligtas? Naku, hindi pala alam. Kasi hindi nag-excel. Amen?
So, kaya kailangan manatili ka, malamang sa hindi, kahit hindi ka ganun katalino, nakukuha mo yung mga bagay na maganda, and then, lagi mo naririnig, mag-excel ka, amen? Kaya sabi dito eh, pag hindi ka nanatili, bago ka ng bago, ano may doctrine na dito ngayon? Ay, kala ko, nasa ganitong church pa ako, hindi na pala. May mga ganun eh. Ang joke time. Utapusin ko na lang ito, sabi sa 11, being filled with the fruit of righteousness. Paano ka mapupuno? Pag sinabing, yan, pwede natin equivalent po yan sa pagiging excel. Excellent. Ibig sabihin, punong-puno ka ng righteousness. Dati, ito lang yung alam mo. Ngayon, ito na, ito na, ito na. Ang dami mo ng alam. Gamit ka na sa church. Pwede, marunong kang mag-music, pwede kang magpakanta, pwede kang magbasa, pwede kang magturo, pwede kang mag-soul winning. Punong-puno ka ng bunga ng righteousness. Diba? Hindi ka naman pwede magtulong, hindi ka naman natutuon na. Amen? Ngayon, paano ka matututo nga kung hindi ka nag-abide? Hindi ka nanatili. O, ito naman, yung iba, matagal na sa church. Oy, pasto, 10 years na ako. Pero pag binilang mo yung attendance, alam mo yun? Palitan pala. Ibig sabihin, once a month lang. So, parang, ang pag sinuma mo yon parang hindi ka rin 5 years sa church or 10 years sa church, parang equivalent lang nung 10 years mo, parang 1 year lang, parang ganun. Nakita niyo, pag sinabing abay, di ba nakatira ka na doon? Sabi nga nila, lamang simbahan na iba eh. Pag may church, sigurado si Pamela andito, ganun. Maganda, ganun yung ano sa atin, di ba? Hindi yung uhula, attend kaya si Rapi sa next Sunday. Hindi ko alam. Kaya ako, nag-iisip ako minsan yung kailangan nyo. Minsan, nakapahiya ako. Parang sayang naman. Diba? Kaya ang ganda, nandiyan na kayo lagi. Para kayo yung mag-excel. Okay, number one, you may have confidence, love you abound, and then mag-excel kayo. Mapuno kayo ng mabuting gawa dahil sa katuwiran ng Diyos. Hindi mangyayari yan pag hindi kayo mag-abide at magpapatuloy. Last, actually, lahat na, andito na. Yung ating text, di ba, sabi doon? In having this confidence, I know that I shall abide and continue with you. Bakit? For your furtherance and joy of the faith. So, masaya ba kayo? Kaya tinanong kayo niyo, masaya ba kayo? Sino masaya dito? Sino hindi? Ang pangit naman ng matatili ka. Ba't ka nanatili dyan? Pero habang nanatili ka dyan, lumulungkot ka, Siyempre, karamihan sa atin, nananatili ka kung saan ka nanatili dahil masaya ka doon, amen? Ngayon sa church, pastor, wala namang rock and roll dyan, hindi nagpapasaya sa atin, amen? Nagpapasaya sa atin, nauturo mo yung katotohanan, tapos nadidigdig ka pa doon, hindi mo lang naintindihan, talagang binabaon sa puso mo. Masaya ka doon. Aalis ka pa ba kung saan ka masaya? At tamang masaya? Ano sabi dito eh? Kaya si Paula, sa context muna, gusto niya manatili, kahit gusto niya mamatay, pero gusto niya nang manatili. Kasi yung mga kapatid, bukod sa mahal niya yung kapatid, kailangan siya ng kapatid eh. Sa panahon nito eh. Kaya sabi niya, furtherance, pag sinabing furtherance, para lalo kayo lumago. Kunwari, yung iba dito, kunwari 10% ng church, marunong mag-soul winning. Eh pwede pang 10%, another 10%, di ba? Hindi lang sana 10%, 20%, 100%. Hindi naman pwede 100%, pati baby, syempre hindi. Pero at least, ma-furtherance, di ba? Ma-further yung gawain ng Diyos, di ba? Yun ang gusto natin. Kaya gusto nating manatili at hindi tayong kabaliktaran nito. Anong kabaliktaran nito? Yung katisuran, di ba? Ay, wala na naman si kapatid. Ano kayang ginawa? Kaya tatanungin mo kasi namimiss mo. Anong ginawa mong kapatid? Nag-module, naglaba. Alam na natin yan, pwede mo yan i-delay or gawing maaga. So, hindi na excuse dapat sa atin yan. Amen, Rapi? Ito, laging dito na to eh. Pwede yan, amen? Yung Thursday nga, ako sulit, kinakaba na yung Thursday, may gagawin ako eh. Buti, binilin ko na. Pero kailangan may service tayo, amen? Alam ka naman si Brother James na patayoyin ko dito kasi nagtatrabaho ako. Ang pangit naman, di ba? So kayo ganun din, amen? Huwag niyo isipin, pastor, kasi pastor ko eh. Sana nga, sobrang full-time ako na.
So magpatuloy tayo kasi pag hindi tayo nagpatuloy, nakakatisod tayo. Amen. Isipin nila, si ate pala, si kuya, pwede naman pala yun eh. Na may dahilan para hindi mag-excel. So yan. Anyway, saan ba tayo? Sa joy. Okay. Verse 26, that your rejoicing may be more abundant. Kanina yung love ang nag-abound, di ba? Ganun din yung pagiging masaya, di ba? Masaya ka ba, Harvey? Yan. Yan ang gusto ako. Yung gusto ko, ganun kayo. Kaya si Mrs. Macy's, parang sobra na yung pagbibigay natin. Mga tayong ano dito, mga millionaire ba tayo dito? Para lang maging masaya yung member. Kaya nga, sir, hindi rin tama minsan yan, di ba? Eh, gusto natin maging masaya. Pero kailangan nyo maging masaya, sa Panginoon kayo maging masaya. Amen? Pag sa Panginoon tayo masaya, kahit wala tayong pera minsan, masaya pa rin tayo. Amen? Eh, paano kung talagang kapos tayo? Paano yun? Hindi na tayo masaya. Ayoko na mag-church kasi wala nang libreng lunch. Di ba? Kunwari, ganun. Ang pangit naman nun. Hindi naman lahat ng church. Ganun eh, di ba? Kumain ka ng spiritual, salamat din. May mga nagdo-donate ng bigas. No? Laking bagay, no? So sabi dito, that your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ. Again, hindi sa lunch, nag-rejoice sila, hindi sa gala, kundi kay Jesus Christ. Amen? Dapat ganun tayo pag tumagal ka na. Kaya sabi mo, pastor ka, ba't nag-pastor ka ba? Member ka naman ng church. Kasi nga naisip ko kayo, kahit hindi ko pa kayo nakilala. Naisip mo yung mga taga San Mateo, okay naman, nalilis namin, taga Antipolo, daming may baptism sa San Mateo, mga Calvinist naman, ano yun? Hindi rin sila marireach, amen? Amen. Kaya, kayo iniisip ko, hindi ko pa kayo nami-meet, kaya naisip ko na kayo, sino mag-share sa mga taga San Mateo? Okay? Kaya ngayon, masaya ako pag nakikita kayo, sana masaya kayo pag nakikita niyo ako, amen? So, yung mga taga-baybay sa ako, malayo pa ako, pastor! Ang saya nila, kaya ako, hindi ako pala bati eh. Eh dahil sa inyo, natututo rin ako. Amen? Ang saya ng ganun, di ba? Gusto nyo maging masaya? Eh, ba't ka alis sa church? Di ba? Kung gusto mo maging masaya talaga yung sukdulan, hindi yung happening lang, oh, ba't ka masaya? Kasi may happening eh. Pasko ngayon, uy, Kristiyano ulit ako ngayon. Masaya Pasko. Eh pag ano na, tapos na December, hindi na ako Kristiyano. Hindi, pangit naman, amen. Kaya mag-abide tayo sa Panginoon, yun yun. So kasama na dyan, syempre yung church. Hindi mawawala yan. Paano mo sabihin nag-abide ka sa Panginoon sa church, iniwanan mo? Diba? Hindi tama yun. Okay, so last, dito tapusin na natin. Basta conclusion lang natin. Tayo manatili at magpatuloy, amen, sa pananampalataya. Tuloy-tuloy na sa pananampalataya. Mahirap, mayaman, maginhawa, kung ano man niya, may problema, wala. Patuloy lang tayo. Bakit? Kasi ang ating Ama sa langit ay nasisiyan. Ganun, okay? Amen? Ako, masaya ako pag nakikita ko kayo, pero ako, hindi ako Diyos eh. Mas masaya ang Diyos pag nakikita niya, nagpapatuloy ka. Eh, pastor, pwede naman ang mag-church sa bahay. Mas maganda sa church. Nakaka-aiming ka ba doon? Naniwala ako mag-aiming ka doon sa bahay. Mga padisi-disi ka doon. Ganado yun, ang hirap. Kaya nga hindi tayo huminto dito eh. Pag natuwa ang Diyos sa'yo, anong kapalit noon? Masaya ka din. Rewards. Diba? Lagi natin sinasabi yan kasi parang di malito yung mga tao. Yung iba, especially mga Calvinist, ganun yun eh. Sabi na, ako hindi ako naghihahangad ng reward sa Diyos. Gusto ko lang ma-please siya, mag-glorify siya. Spiritual eh, no? Pero ba't nagpangako ang Diyos ng puro rewards, rewards, rewards? Kung hindi niya gusto tayong magka-rewards, amen? At di natin gustong magka-rewards. So, tama lang yun para maihiwalay natin sa kaligtasan. Yung kaligtasan, di rewards. Regalo yun. Pero yung magkaroon ng maayos na pamilya, di ba? Yan ang reward ng Panginoon. Maraming anak na maayos, masaya, mga pagpapala din, material. Amen? Sinong ayaw dito ng material ang pagpapala? Pera? Sinong ayaw? Ha? Maganda rin yan. Galing rin yan sa Diyos. Again, pag hindi ka ng daya, nagsipag ka lang. Amen? So, tapusin natin dito sa 1 John 2:24. Napakaganda rin. Katulad ng ating text. Meron tayo ditong
Sabi dito, pakibasa, ready, go. Yan. So, kailangan magkabay tayo. Anyway, yung actually yung binanggit dito na that, actually aral yan, doktrina, okay? Hindi ko nalalaliman para sa mga bata masyado, okay? Pero may doktrina siya tinuturo sa taas, okay? Pero pwede nating apply again sa church. So, paano ka daw magkukontinue kay Jesus kung hindi ka naman nag-a-abide yung mga aral, di ba? Kailangan mag-abide yun. Dapat yung mga doktrina, inaaral mo, tapos pinapanatili mo, inaaral mo, minemeditate mo. Tapos ina-apply mo rin, syempre. Paano mo matututunan yan kung hindi mo ina-apply? Nakakalimutan mo na yan. I-apply mo, sabi doon, ikaw daw ay magpapatuloy. Sabi niya, in that which you have heard from the beginning shall remain in you. So, syempre, kaligtasan yan. Tsaka yung kasiyahan ng kaligtasan. So, nung, sino, na, sino masaya dito na naligtas kayo? Masaya ka ba, Salin, nung naligtas ka? Lahat naman tayo ng matino, di ba? Pero, yung iba naligtas na, nakalimutan na, hindi na sila masaya, di ba? Masaya na sila sa ibang bagay, tama ba yun? Maganda yung masaya ka sa Panginoon. Sabi dito, mananatili sa iyon at ikaw ay magpapatuloy. Sabi dyan, in the sun, ibig sabihin lang, mapatuloy ka kay Jesus. Amen? Amen. So, ganun tayo dapat. At sana ang desire natin, ma-please ang Diyos at makilala natin lalo ng lubos ang Panginoon. So, hindi mangyayari again yun overnight, isang taon, dalawang taon. Maganda tayo manatili. Ng, at maraming rewards naman along the way. Amen? Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat in, sa ating mga, sa inyong mga salita, Panginoon. Encouragement sa inyong salita. Nakita namin ang patotoo ni Paul sa Philippians, Panginoon, kung saan ay gusto niyang manatili. Nawa, ganun, ganun din, Panginoon. Mga kabataan nito, Lord, hindi kami nagmamadaling makalis sa bahay, sa church. Kabaligtad ng Panginoon, gusto namin maka-contribute, maging pagpapala sa church at sa labas ng church. Mga dapat namin ma-win, Panginoon, maging matalino kami. And naranasan, Panginoon, iba, hindi madaling mag-sowinning, pero kung ganun na kami, enough ang aming knowledge, Panginoon, and wisdom. Gagaling din naman sa inyo, so we pray na kayo po ay magagabay sa amin. One key element, Panginoon, na dapat namin matutunan ay mag-abide at magpatuloy. So we pray na tulungan nyo kami sa ganitong bagay. Mag-commit din kami, Panginoon. Maging masaya kami sa loob ng church para, Panginoon, ka maganda rin aming experience and then masaya din aming fellowship sa mga kapatid sa inyo, Panginoon. Kaya po, malalating in Jesus' name we pray.